Good day, LoudTubers! So sa video ito, gagawa tayo ng review sa i-install nating parabolic antenna with a B525S or yung tinatawag nating Black Mamba ng Huawei. So itong nakikita niyo sa screen ngayon ay actual shot kung saan tayo located. So ito ay nasa Port District ng Laguna, Santa Maria, Laguna. So gaya ng mapapansin natin, makitang-kita na medyo may kalayuan talaga tayo sa bayan at malayo ang ating cell site. Ang estimated na distance natin sa cell site ay nasa 15 to 17 kilometers. Sa totoo lang, ang lugar na ito ay hindi na kino-cover ng kahit alin sa mga service provider natin. So dineclared na nila na out of serviceable area itong aming lugar. So what I did 6 years ago, nagpakabit ako ng Globe wireless broadband sa bayan. And then after makaalis ng technician, dinala ko ito dito sa aming lugar. At taas 6 years naman siya so far. Kaya lang talagang gumagapang yung kanyang signal. Pinakang mabilis na yung 1 Mbps, minsan nag 2 Mbps kapag madaling araw. Okay na yun kasi ang ginagawa ko lang naman, nag-send lang naman ako ng file. Kaya lang hindi ko siya ma-enjoy yung 150 gig na allocation kasi obviously hindi mo mapapakinabangan yung ganyang kabagal na connection. So nung pumasok yung pandemic, talagang sobrang bumagsak ang Globe dito sa lugar. Hindi ka na halos makakonect sa Facebook or kahit sa Google. Mag-search ka ng mga educational material, hindi mo siya talaga magamit kasi ang bagal ng internet. So hindi ako makakomplain kasi talagang yung paglilipat ko nung aking antenna ay hindi din naman siya talaga allowed. Although, sinaga ako talaga siya for 6 years. So to cut story short, pina-terminate ko na yung account ko kay Globe at nag-switch na lang ako sa PLDT prepaid Wi-Fi. Bumili ako ng modem ng PLDT, then kinuha ko yung SIM card and nilipat ko dun sa 936 na open line. Kaya lang, ang problema ko talagang hindi talaga siya kaya ng aking antenna. May signal siya pero sobrang hina. Ayan, dumadating sa point na talagang hindi ka na makakakonect sa internet. Madami silang sinasabi na dahilan kung bakit hindi tayo makakonect sa internet or hindi tayo makakuha ng magandang signal. Nang una, syempre, yung distance natin sa cell site, yan yung number one. Tapos, bukod doon, yung ating lugar kasi ay nasa bundok tayong bahagi ng Laguna, kaya napakadaming obstacles. Hindi makapenetrate ng ayos yung signal na nanggagaling sa ating mga transmitters. Pangalawa, yung ating antenna ay hindi capable makatanggap ng signal kung napakalayo na yung kanyang pinanggagalingan. Kaya ang option talaga ay bumili ng high gain na parabolic antenna. And at the same time, i-upgrade na rin daw yung modem. Dati kasi 936 ako, sinasabi nila na hindi na rin daw updated yung kanyang firmware. Kaya yan, switch ako sa Black Mamba. So ayan, dumating na nga yung aking in-order na parabolic antenna. Okay, so sa mga nagtatanong kung saan ito nabili, madami tayo mabibili sa Lazada or Shopee. So pili na lamang kayo doon kung sino yung seller ang nag-o-offer ng mas murang halaga or kung sino yung seller na mas legit, yung madaming reviews na magaganda yung feedback. Sa case ko kasi, bumili lang ako ng parabolic antenna dun sa nagsisimula pa lang na seller. So, mas mura yung presyo niya. Actually, pare-pare sa naman sila ng specifications. Yun na nga lamang. Ang tanong dyan is kung gaano ba kaligit yung seller. But in fairness naman dun sa seller na nabilhan ko, napaka-responsive naman niya from time na in-order ko to hanggang sa ma-deliver, hanggang sa installation, ay napaka-responsive niya. Kaya, i-recommend ko siya sa inyo. Ilalagay ko yung pangalan ng store niya dun sa description. Tingnan nyo na lamang mamaya. Okay, so yan, let's start and build the parabolic antenna. So mapapansin nyo, nakakabit na yung ating antenna. So pero take note lang mga kaibigan, bago nyo ito patibayin or i-fix, dapat nakakonect na ito sa ating modem at hahanapan natin ng magandang details. Makikita naman natin yung details sa ating interface kung tama na yung information natin nakukuha. So iikutin nyo siya ng iikutin
kung saan posisyon siya mas maganda or saan siya nakaturo na mas maganda, yung binibigay na details, doon natin siya ipifix. Yeah, so mamaya magkakaroon tayo ng speed testing sa iba't ibang frequency. Ayan, so gagamit tayo ng Huawei Manager para makalibrate yung ating modem. Okay, so ngayon nakakonect ako sa band 3 or yung 1800. So mapapansin nyo, mataas yung aking PCI. 231 yung PCI ko, and then yung aking SRQ ay naging green or maganda. Ibig sabihin, mas mataas sa average. So kung check natin yung kanyang speed, try natin. Yan. And by the way, 4G plus yung ating nahasagap na ano, na signal. So maganda itong frequency nito or band. Dati nung nasa globe ako or yung naka 936 modem ako at saka MIMO antenna, sa gantong oras, alas 3, yan, mag-aalas 3, ay hindi ako maka 1 Mbps. Pero look at this now. Ngayon, ngayong oras na to, ang baba ng ping, 25. Tapos yung kanyang speed ay, download speed ay 12.2 ang naitala niya. At ang kanyang upload speed ay, yan, umaabot ng 4.59. So, napakaganda ng ano niya, napakaganda ng speed na yan. Kung ikaw naman ay mag-YouTube lang or Netflix, pasok na yan. So, or saka sa gaming, pwede na rin. Hindi naman kasi ako nag-games. So, try natin itong 2100 or B1. Yan. Itong B1, mataas din yung kanyang signal bar, 4, pero yung PCI niya bagsak, 17. SINR, average din yung ano, SRQ. So, pero tingnan natin yung kanyang speed. Ayan. So, tandaan natin, hindi naman ito, para sa akin, dito basihin kung gaano kataas yung ano, yung signal niya, signal bar. So, baka, yung iba kasi isipin na naka 4 bars na siya or 5 bars, baka malakas na yung signal or mabilis na yung internet mo. So, hindi ganon. Sa pagkakataong ito, mababa din naman yung ping niya, pero yung kanyang download speed ay gumagapang. At yung kanyang ano, yung kanyang upload speed, talagang ano, napakabagal. Pero tingnan natin yung kanyang ano, yung kanyang details na ibinigay, di ba? For average. Pero wala siyang ano, wala siyang data na bumaba to. So ibig sabihin, baka itong site na ito or itong band na to ay congested na. Kaya hindi natin ito gagamitin. Yan. So lilipat tayo ng band. Try natin itong ano, itong yan, 2500. B41. Nung naka-globe ako, itong kadalasan kong ginagamit. Pero sa smart tayo ngayon, yung mapansin mo, yung signal bar niya nag from 0, nagiging 1, then yung kanyang PCI is 5. Then yung kanyang SINR ay 4. Pero tingnan natin yung kanyang ano, speed. Yan. Kanyang ping 30. At yan, oh, kita mo, mayroon siyang ano, mayroon siyang download speed. Yung sinasabi ko kanina na ano, na hindi siya bumabase doon sa kung gaano kataas yung kanyang signal level. Yan. May data at may data pa rin siya makukuha. Baka itong site na to, maganda yung kanyang ano, maganda yung kanyang malakas. Malakas itong band na to. Ang problema lang talaga, kailangan ko siguro ikutin yung antenna kung itong gagamitin ko. So kung ito ang gusto kong gamitin yung ano, band or frequency, kailangan itong umakyat na naman sa bubong at ikutin yung antenna para dito ko siya ilalak. Pero naka-settle na ako doon sa ano, sa 1800. Mas okay sa akin kasi 4G plus yun eh. Kasi 4G lang. Yan. Pero at least may signal siya. Wala nga lang siyang download, wala nga lang siyang upload. Yan. Dati nung nung unang araw nitong parabolic antenna to, nakalock siya sa 2300 pero wala siyang makuha ng signal. Pero yung speed niya ay umaabot ng 18 Mbps. Wala nga lang upload. So hindi ko naman gagamitin yung band na mabilis nga ang download, wala namang upload. Yan. Kaya hindi ko na to gagamitin. So, babalik ko na ngayon sa 1800. So, para sa akin, okay na ako dito sa 1800. Yan. 4G plus ako, and then ang PCI mataas. Average yung kanyang SINR, RSQ niya, average din. Lahat ng details niya is average. So, dito ko siya ilalak sa band na ito. So, kung wala kayong Huawei Manager, pwede naman talaga kayong mag-calibrate or mag-navigate ng mga bands and frequencies dito sa mismong interface niya. Dun sa IP address na 192.168.8.1. At dadalhin kayo sa mismong interface ng Huawei na modem. Gumamit lang kasi ako ng Huawei Manager para mas madali kong makita yung mga information. Kasi pag wala kayong ganitong application, kailangan mo pang bumalik lagi sa home
dun sa interface mo. Tapos punta ka na naman dun sa network setting. Tapos babaguhin mo na naman yung bands. So kung may application ka na ganito, napakabilis mong makikita yung lahat ng data na kailangan mong malaman. Okay? So ang Huawei Manager ay pwede mong i-download sa Google. Punta ka lang sa Google, pero hindi siya available sa Play Store. Sa Google ko siya hinanap. Ayan. So let's go ahead with the final testing. Nakalock na tayo sa 1800 na band. Ayan. Kung mapapansin nyo, mabilis ang response. So, ping ko, 26. Maganda yan. Yung mga nag-games yan, alam na alam nyo yan. Ramdam nyo yan kung ano yung ping na yan. So, yan. Umabot ng halos 15 to 16 yung ating Mbps para sa download. At yung ating upload, yan. Nag-lock siya sa 11.99. So, actually 12 yan. Ayan. So, ang ating upload speed ay umaabot ng ganun pa rin. Consistent siya sa 4. Ayan, 3 to 4 Mbps. So, para sa akin, the best tong ano na to, band na to. So, disclaimer lang mga kaibigan, yung speed test results na nakuha ko ay base dito sa aking lugar at base sa setup na ginawa ko. Posibleng mas mataas or mas mabilis pa sa inyong lugar kung gagamit kayo ng parabolic antenna at Black Mamba modem. Again, dumedepende yan kung gaano kayo kalayo sa cell site at kung ano ang requirements nyo sa inyong mga internet sa bahay. Pero para sa akin, solved na ako dito. Imagine from 1 Mbps naging 15 Mbps ang aking speed. So, kung akong tatanungin, kung importante ba talaga itong Black Mamba and the parabolic antenna? Sa case ko, yes. So, kung kayo nagbabalak ng mga business like piso Wi-Fi, the best na bumili kayo ng ganitong antenna and modem, dalhin nyo sa mga lugar na kung saan wala ang internet, sigurado papatok yung inyong negosyo. So, sabi nga ni Sarah G sa kanyang kanta, kapag mahina ang signal, ikot-ikot lang ng antena, ikot-ikot lang hanggang makuha ang pinakang magandang signal na iyong kinakailangan. So, maraming salamat sa panonood sa aking video. So, kung nagustuhan yung aking ginawang review, paki-like and subscribe sa aking channel and paki-share na rin sa mga kaibigan upang nang sa ganun, hindi masayang ang pera. Mahal ang antena, mahal ang Black Mamba. So, kung hindi naman talaga kailangan ng ganitong setup, mag-settle tayo sa pinakang murang modem, yung Cat 6 or Cat 7, at mga simpleng outdoor antenna. So, maraming salamat. Hanggang sa muli nating pagkikita. God bless and bye-bye!